Ayan. So, pag kayo nagtabas nito, kailangan, para hindi tabingi yung inyong blouse, hindi tabingi kapag naglalakad, tumatabingi siya. Kung ano yung sukat dito, ayan, sukat niya na yan, yun din ang sukat noon, dito, para squarado siya. And then, ito, ayan, mainam kung meron kayong ganitong tracing paper, tsaka tracing wheel. So, mas maganda yan. Para hindi na yung nangapa kayo. So, yan. Gaganyan mo lang yan, oh. Yan. So, advice ko dun sa mga beginners, kung gusto nyo. So, ganyan. Trace nyo lang yan. Itong aking tracing wheel, medyo tumatabingi dahil pag luma na yung tornilyo. Ayan. So, ito naman dito sa baba, ganun din. Ngunit lang yung suksukan ng pagtela yan. So, igaganyan nyo lang. Ayan o. Diretso lang pa ganun. Kung gusto nyo namang umiksi ito, magbawas kayo ng half inch dito, pababa dito. Pero ako naman, nagdagdag akong half inch dito, pababa doon, pataas doon sa gilid ng side ng tela. So, ayan. Kapag customize, so yan. Pag customize, kailangan ang allowance nyo dyan sa side ay 1 inch. So, ako din na ako nag-ano dyan. So, dito, half inch lang dito sa, yan, half inch. And then, dito din, half inch din lang. Yan. Tanto-tanto lang yun dyan. Pagdating dito, 1 inch. Tapos dito, 3/4. Ayan, sa baba. 3/4 lang yan. So, ayan. So, dali na. Pati pagtay nito, kung ilan ang abutin nito ng minuto, ay iaano ko din kasama ko. Salin lang siya. So, mas maganda talaga ang may tracing wheel. Lalo na pag beginners, para tuwid. Pusundan nyo lang yung guhit na yan. Para tuwid ang inyong... O, so yan na. Tapos na yung front. So, ang gagawin ko dito, magbibiyak ako dito. Ang biyak ko tapat nito. So, lalagyan ko siya ng tanda, notch. Yan. Notches para biyakin ko yun dyan. Para presko ba. So, yan na siya. Sa likod naman tayo, likod. Dito tayo sa back. So kung gusto niyo medyo hapit ito at merong gusto niyo na merong tax dito, meron siyang dart sa harap dito sa baba, ipapapiting niyo ng lining. Kailangan magpiting ng lining kapag gagawa kayo ng yung bawa tulad ng mga gown, ganito ang taas halter, so, kailangan ng piting yun. You always do piting kapag gagawa ng mga ganun. So, pag ako ang nag-gagawa ng gown, piting ako for lining. For sure. Pag sinabi ganito kalalim, o di alam ng may-ari na ito ang lalim ng aking liig. Ito ang hapit. O, so, yun siya. So, lalagyan ko dito sa likod ng notches dyan. At saka dito. Kasi bibiakan ko dito ito. Although biak siya, either zipper ang lagay ko, or either open lang hanggang dito, and then mayroon lang siya itong butoni sa likod. So, ayan siya. So, ito yung back. So, dito sa nilayan, 3/4 lang tayo. So, hindi na ako mag-ano dyan. O, yan. Report yan. Tapos, 1 inch.
yan. Tapos ito, igaganyan nyo lang siya. Yan na siya. Yan. Paano itong ganitong kuwan? Hindi ko makita yung aking isang ayan. So itong aking tutorial, hindi ito scripted, kundi ito ay at the moment. O, so ayan siya. Ito yung harap. Ito yung likod. Ayan, so tatabas tayo ng collar. So ito yung collar. So 1 cm lang both sides ang iyong kwan, ang allowance, and then dalawa siya. So paplansa ng pilo niyan para higingan niya. Ayan. Ayan, ready na. Tapos ito, gagawa tayo ng facing dito sa harap at sa likod. Para pag biniyakan natin yung harap, tulad nyan, para may biak siya. Diba? Para may biak. So, dapat tayan o. Dapat tayan siya. Para magandang biak. Diba? Taas mo ng 1 inch. Ayan. Tapos, ano siya, konti lang para hindi siya buka. O kaya kahit biakan mo na lang dyan, tapos lalagay na lang facing, bibiakan na lang dyan, lalagay ng facing, para yun ang pinakabiak niya. Doon naman sa likod, ganun din. Sa likod naman, may biak na ito, so kung hanggang saan ang gusto mo, hanggang dito, sarado, hanggang din siya. Ayan. Tutahin na natin. So ito, paplansahan ng pilon. Oh, dalawa. Yung manipis lang na pilon para hindi naman siya matigas sa liig, no? So start na tayo, tahin na natin ito. So ayan. O, biniakan ko yan. Ito ang biak niya. So ito yung pinaka facing niya. So ayan. Ito yung harap hayong. At ang harap muna yan. Tingnan natin 'yan. At nililipad ng hangin. Ayan. So pasada natin pag ganyan. Yan pasada 'yan. Oh, so ayan. Napasadahan na. Pasadahan na 'yan. So ikakat mo yan bago mo siya tatayin sa labas o sa ibabaw. Sunid mo siyang plansahan ng pilon. Strip use para siya ay hindi malambot o medyo matumibay yung kanyang pagkakalat. Pagdating kasi dito, papikitihan mo yan eh. So ayan, ginupit na oh. Ginupit na pero lalagyan mo siya ng pikete. Lalagyan ng pikete and din saktan mo papasadahan dito. Yan. Dito sa yan, paikot hanggang doon.
siya. Ayan, katas tatapingan mo siya dito, sa taas, sa ibabaw. Ayan. Para matibay siya. Diba? Ito yung sa harap. O yan, biyak siya yan, diba? Bago mo siya pasadahan sa ito sa gilid, kailangan i-finish mo muna itong kanyang armhole. So nakabili ako na itong ito. Ito yung ilalagay ko sa kanyang pinaka-finishing. So dito mo ipapasada. Ayan o. Diyan mismo sa guhit ipasada yan. Ayan, ang pasadahan na yan. So, gugupitin mo yan kapantay nitong itim. Gupitin mo ito. So, ayan, nagupit na. Nagupit na siya. So, igaganyan mo siya ngayon. Pasada ito. Hanggang dito. Napasadahan ko na siya, no? Igaganyan mo siya ngayon. Tapos, ang pasada mo dito sa ibabaw. Ayan. Ganyan siya, igaganyan mo siya. Tapos pasada sa ibabaw, yun ang pinaka-finish niya. Ito yung gagamitin ko. Ayan, no? Para pantay na pantay yung kanyang pasada sa ibabaw. Ayan siya, di ba? Ang ganda, no? Oh. Lahat, pati ito, iyan, harap at likod, pati ito, ganun ang gagawin bago mo buuin ang tagiliran at ang neckline niya. Siya, napasadahan na ito. Ayan. Ayan siya. Susunod naman ay yung sa tagiliran at saka ang collar. So abangan susunod na video. So bye for now. God bless everyone. Have a good day.